Hi everyone, nandito tayo ngayon sa bagong bukas na Jollibee dito sa Harmony Homes Village sa San Pedro, Laguna. Tignan natin kung kamusta yung service at kung gano'ng kaganda yung pagkakagawa ng store nila dito. Ito yung Jollibee dito sa Harmony Homes Village. Malapit siya dito sa Assumption College at dun sa McDonald's. So if ever na makita nyo yung McDonald's, yung tapat nun, lakad lang kayo ng konti, makikita nyo na agad itong Jollibee store na ito. Meron siyang al fresco, if ever na ayaw nyo dun sa loob, tapos gusto or puno, pwede kayong kumain dyan sa may labas. Tapos yung parking niya maganda, meron siyang limang slot dito, tapos limang slot dun sa tapat niya. Tapos kabilaan pa, meron pang another slot. So maganda, malawak yung lugar. Meron din siyang drive-thru, so ito yung sinasabi kong limang slot. Tingin ko para din yan doon sa parking ng mga nandun sa ano dito sa may Harmony Malls, Harmony Homes Mall, parang mall siya eh. Ito itong gilid na to doon sa malapit sa Ace Hardware. So tingin ko parte din siguro ng parkingan yan. So malawak kasi marami kayong pwedeng pagparkingan. Yung kasi yung isa sa mga nagiging mahirap kapag kakakain kayo, walang ma-parkingan. So dito malaki. So meron siyang rider area, tapos ito yung drive-thru, yung exit. Yung papasok is yung kanina dun sa na-videoan natin. Mukhang kabubukas nga lang nito kasi meron pa siyang flower. Tingin ko nung umaga siya binuksan. Malinis at saka mapulido yung pagkakagawa. Talagang na siya eh, kumbaga modern style na siya ng Jollibee structure. Hindi siya yung parang yung typical noon na parang makakapal yung mga pader. Ito parang modern style na yung pagkakagawa ng maganda. So pasok mo tayo dito. Etong mga kumpulan ng taong to, nagtatakaw ba't nakakumpul sila roon? So mamaya sasabihin ko sa inyo bakit sila nandyan. Kasi after nung video na to or yung last part ng video, doon ko nalaman kung bakit nakakumpul yung mga tao doon sa may claiming area, doon sa may gilid na yon. So yung style nung store na to, ang ganda. So ito, lumabas si Jollibee para i-entertain niya yung mga bata. Tapos may music dito, kaso hindi ko na isinama kasi baka maka-copyright tayo. Yung mascot na to, bago pa siya eh. Kasi dati nag-work din ako sa Jollibee. Pansinin mo talaga pag bago pa yung mascot, talaga malinis na malinis pa siya. Wala pang stain eh. Kasi ang mahirap dyan, yung tao na nandyan sa loob, walang parang fan. So, yung nakabalot siya dyan ng towel, at saka mga damit para maging bulky yung arm, tapos yung katawan din rin pagpawisan. Talaga nang antindi ng dinadalas ng mascot yung crew na nandyan sa loob ng mascot kasi sobrang init talaga niyan. Kaya saludo ako dyan sa mga crew ng mga Jollibee. Dati kasi rin ako nag-work dyan eh, kaya may experience ako konti kung paano yung mga ginagawa ng crew. So dito, yung mga crew dito is mga bago pa. Pero okay lang yan. Dati rin akong crew ng Jollibee. Dumaan din ako dyan sa part na yan. Ang hirap din kasi talaga pag bago ka. Ang dami mong i-memorize dyan eh. Kumbaga yung mga ng pagkain. Mga codes, yung mga measurement. Kailangan accurate. Hindi mga kailangan accurate na 100%. Merong plus and minus naman dun. Ibig sabihin pwedeng sumobra, pwedeng kumonte. Pero kailangan mong makuha yung pinakamalapit na measurement doon. Ang ganda ng ceiling nito dito sa store na to kasi hindi siya yung typical Jollibee dati na gawa sa parang office yung dating. Hindi na ganoon. Ngayon parang naging modern na talaga yung itsura ng Jollibee store ngayon. Habang iniintay ko yung order ko, binidyo ko muna to sa Jollibee para medyo maliw-aliw din ng konti. Tapos silingnan ko din tong dining area nila kung gano'ng kalaki. Pati yung mga mesa pala at saka upuan is binago na. Kumbaga modern style na eh. Kumbaga ang datingan niya parang modern style na. Hindi na yung typical dati na bilog tapos merong red, blue or yellow na upuan. Ngayon parang naging na siya. Naging
modern style. So maganda, maganda yung pagkakadesign ng mga ano ngayon, ng Jollibee ngayon. Parang katulad din siya nung sa McDonald's, yung mga luxurious design ng upuan doon sa McKinley, if ever makikita niyo yung upuan doon. Parang ganito rin yung idea niya eh. So maganda, maganda yung datingan yung pagkakadesign dito. So ito, dito nga pala doon sa may screen na yun, doon yung makikita yung number nyo. May bibigay kasi sa inyong claiming stub doon after nung resibo. So dyan nyo siya i-claim. Dyan yung makikita yung number. Ang problema nga lang dyan is masyadong marami yung tao during this time. Kumbaga, yung volume ng tao yata is parang masyadong madamit during this time. Na-hold ng konti yung mga order kasi parang medyo nagugulan ng konti yung, kasi mga medyo bago pa yung crew. Pero okay lang yan. Kasi dati dumaan din naman ako sa ganyang stage. Napakahirap yan, lalo na doon sa umpisa, nung nag-uumpisa pa lang ako. Kasi marami kang dapat tandaan na mga codes or mga measurement. Tapos kung paano yung step, medyo may nakakalito. Saka mo lang siya makukuha kapag palagi mo siyang ginagawa. So kung if ever na tumagal pa lang konti ito, mapiperfecto ng mga crew. Kumbaga magiging katulad na rin sila ng mga other branch na talagang maganda, maganda yung service. Pero sa ngayon kasi medyo, dahil bago pa lang. Pero after a few days or a few weeks, sobrang ganda na lang ano nila dyan. Kuwang-kuwa na nila yan. Tapos magkakaroon din sila ng mga awarding dyan eh. Baka magkaroon pa sila ng mga Mr. Speed, yung mga ganun, mga quality. Marami silang magiging ano, award dyan. So tinignan ko muna itong si Jollibee habang hinihintay ko para medyo maliw ako. Kasi nasa labas siya during this time. At tinignan ko muna para medyo maliw-aliw ako ng konti habang hinihintay ko yung order. Tapos dito sa gilid, napansin ko itong aso na ito. Tingin ko ito yung aso dati nung na nakatambay dyan nung hindi pa ginagawa yung store. So sana hayaan lang nila na nandyan yung aso na yan para tagabantay din, dahil hindi naman siya yung tumatahol or nangangagat. So parang napaka-friendly ng aso na ito. Bibigyan ko sana siya, kaso yun nga lang, na-delay yung ano ko, parang medyo nawala na ako sa mood. Medyo gusto ko na lang umuwi during that time. So ito, chineck ko ulit yung number ko. So 18 yung akin. Nagtataka ko ba't naunahan pa ako ng iba, pero okay lang yan. Sabi ko nga kanina, darating din nga lang ang oras na talaga makukuha nila yung ano dyan, yung sistema. Sobrang bilis na lang yan. Parang yan katulad dun sa mga dyan sa may San Pedro Bayan. Sobrang bilis ng ano dun at saka sa Pasita. So okay lang yan. After a few days magiging okay din yan. So masasabi ko dito sa store na to, okay, napakaganda. Napakagandang tambayan if ever pang family, pang magkakaibigan. If ever na pupunta kayo dito, ito yung pinakamalapit. If ever nandito kayo sa bandang San Pedro, pinakamagandang lugar kasi ang ganda ng ambience, ang ganda ng store, bago lahat. So masasabi ko dito, napakaganda nitong Jollibee Harmony kasi napakalapit na nito. Kumbaga hindi na kami pupunta ng bayan para lang bumili ng Jollibee. Around 5 to 10 minutes is makakapunta na ako rito. So thumbs up sa inyo na paglalagay niyo ng branch dito sa Harmony Village. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.